Bob Bagang Balita! Pilipinong kumpirmadong namatay sa gera sa Israel, tatlo na kaanak ng iba pang Pinoy na nawawala. May panawagan naman sa pamahalaan. Mga civilian sa Gaza City, hinimok na lisanin ang lungsod sa gitna ng umiigting na opensiba kontra Hamas. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety. DFA tiniyak na kumikilos para mailigas ang mga Pinoy. Truck driver patay matapos ipitin hanggang sa makalagkad ng nakaaway na driver sa Maynila. Halos 60 estudyante na ospital, ilang estruktura na pinsala sa lindol sa Batangas. Exclusive! Ilang minor de edad na persa na manong pinagtatrabaho at pinasabak sa military training sa Socorro Bayanihan Services tukoy na ng otoridad. At ang bagong game variety show na It's Your Lucky Day, raratsada na simula bukas ang mga paghahanda. Silipin live! ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa patuloy na gera sa pagitan ng grupong Hamas at Israel, kung saan tatlo na ang mga Pilipinong kumpirmadong namatay. Nanalawagan naman ang mga kaanak ng mga Pinoy na nawawala pa rin. Napaigtingin pa ang paghahanap sa kanila mga mahal sa buhay. Nagpa-patrol, Zen Hernandez. Sa Pilipinas, sana balak ipagdiwang ni Loretta ang kanyang ika-50 kaarawan ngayong Disyembre. Pero hindi na ito matutuloy. Kagabi, natanggap ng kanyang kapatid sa Kuwait ang balita mula sa Embahada ng Pilipinas sa Israel na si Loretta ang ikatlong Pilipinong kumpirmadong nasawi sa pagsalakay ng Hamas sa Israel noong Sabado. Sila lang po ang nagbawas sa amin magkakapatid. Dinamay nila yung walang alam-alam. Hindi naman kasama yung mga Pilipino. Wala po kami masasabi. Sila po ang tumatulong sa amin. 15 taong caregiver sa Israel si Loretta. Wala siyang sariling pamilya at tumutulong sa 8 kapatid at sa pag-aaral ng mga pamangkin. Nais ng pamilyang mabigyan siya ng maayos na burol dito sa Pilipinas. Hindi makatulog, hindi makakain. Ngayon? Masakit. Pwede, madalang ang body ni Lore diri sa Pilipinas. Gusto namin makita siya. Siya din po kasi nabibigay din sa akin ng allowance po. Yung mga pinsan ko ngayon po, yung dalawang nag-aaral ng college, siya din po nagpapaaral. Yun nga po, baka kuminto dahil sa nangyari sa kanya. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na ibibigay lahat ng suporta sa mga apektadong Pilipino. Oh, sa nasawi, kung yan ay active na OWA member, 220,000 kagad yung bibigay natin. O pati yung mga anak, bigyan natin ng educational support. Magmula ngayon hanggang sa makagraduate yan, basta yung panganay niya. Ngayon, kung kaya kami lagi in close coordination with the DMW, para yung hindi naman namin kaya, mabilis na matutugunan. Tinututukan rin ngayon ang tatlo pang Pilipinong patuloy na nawawala. Ilang araw nang pabalik-balik sa OWA, si Clarice Pacheco, galing pang Cagayan. Umaasa siyang makakakuha ng positibong balita sa asawang si Gelianor, isa ring caregiver sa Israel. Han, sana tumawag ka na. Sana magparamdam ka na kasi ilang araw na din. Sana nasa maayos ng kalagayan. Nag-aantay yung mga bata sa atin.
Maasa ako na sana makabalik ka sa lalong madaling panahon. Sa huling mensahe ni Gelianor kay Clarice noong October 7, sinabi niyang pinasok na sila ng Hamas militants at nagbiling alagaan ang kanilang tatlong anak. Wala naman tayong tigil ng paghahanap and hindi lang naman efforts ng Philippine government, Also the IDF is helping us. Kaya marami ring mga Pilipino ang na-secure. Nagbigay rin ng financial assistance ang OWA kay Clarice at nanawagan sa pamilya ng iba pang nawawalang Pilipino sa Israel na makipag-ugnayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng OWA Hotline 1348 at mga helpline sa Viber at WhatsApp para mabigyan sila ng kaukulang tulong at suporta. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Hindi na iuwi sa Pilipinas ang mga labi ng lalaking overseas Filipino worker na napatay din sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Ayon sa mga magulang ng OFW na si Paul Vincent Castelvi, pumayag sila sa pakiusap ng kanilang manugang na ipakremate na lamang ito sa Israel at madala niya ang abo pag-uwi niya sa bansa sa Disyembre. Kapwa nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel sina Paul Vincent at misis niya na 8 buntis. Kinimok ng Israel ang mga sibilyan na lisanin ang Gaza City, lalo tumitindi ang bakbakan doon. Naghahanda na rin ang Pilipinas na ilikas ang mga Pinoy na naiipit sa gulo. May apela naman ang Palestine sa buong mundo, bunsod ng gera sa kanilang bansa. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Nananawagan na ang Israel Defense Forces sa lahat ng mga sibilyan na nasa Gaza City na lisanin na ang lungsod para sa kanilang sariling kaligtasan. Ito'y habang inaasahan ang mas maigting pang-opensiba ng Israel sa Gaza laban sa grupong Hamas. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. There are civilians here whom are not our enemy and we do not want to target them. Bago nito, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na kumikilos ang kanilang matauhan para mailikas sa mga Pilipinong naiipit sa Gaza, oras na payagan ang pagbubukas ng humanitarian corridor palabas ng lungsod. 72 na sa kabuang 131 Pilipino doon ang humiling na repatriation mula sa gobyerno. Halos lahat sa kanila, hindi mga OFW, kundi mga asawa at anak ng mga Palestino. We are getting ready. Our embassy in Cairo is sending a team to the border. And we are providing them funding to be able to rent the necessary transportation to bring them from the border to Cairo and to fly them to Philippines, Yutong 92. Sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahing prioridad sa ngayon ang pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa gulo. Ayon sa DFA, bukod sa mga nasa Gaza, may 22 pang Pilipino sa Israel ang humiling na repatriation mula sa gobyerno. Nakatakdang umalis ang unang batch sa Israel sa Lunes. Once they arrive, they'll be given the proper assistance, no? The usual reintegration and other assistance packages provided by the DMW and OWA. Umabot na sa 1,300 ang patay sa Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas simula noong Sabado, habang nasa 1,500 naman umano ang namatay sa Gaza. Sa panayam sa ANC, nanawagan naman ang ambassador ng Palestine sa mga leader ng mundo na pag-isipang mabuti ang kanilang paninindigan sa nangyayaring gulo. Git ng opisyal, hindi umano iisa ang grupong Hamas at bansang Palestine. At masakit umanong makita na sinusuportahan ng maraming mga bansang Israel at sinusuplayan pa ng armas para gamitin sa gera. Are they going to suffocate all Gaza people living in Gaza until death? You know, what is the world is doing? What is the world word in this? What's the world, you know, reaction on this? Israel is not the only player in this globe. Hamas is not Palestine. Hamas is an organization. Hamas is an organization trying to fight for the liberation of Palestine in the full absence
What made Hamas Hamas is the absence of a real political hope for the Palestinian people. You know, you cannot just oppress people, keep them under your feet, and expect that they will keep their mouth shut and they will not move. I'm not trying to justify, but this is what exactly going on. This is what exactly happening. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na kailangan maghanda ang bansa laban sa mga posibleng spillover ng gulo o tinatawag na copycat effect sa ibang grupo ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Disruptors, let's call that, or extremists. I mean, it always happens. So I'm not confining it to any particular group or any particular way of going forward. As much as possible, pinagre-ready natin. No? Isusulong naman ng National Security Council ang pagtatalaga ng Hamas bilang isang teroristang grupo. Tinawag rin ni National Security Advisor Eduardo Año na barbaric ang ginawang pag-atake ng Hamas sa bansang Israel. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Isa ang patay sa isa na namang insidente ng road rage sa Maynila. Naipit at nakaladkad pa ang biktima ng truck ng nakaalit ang driver. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Napaka-demonyo. Naiyak na lamang sa galit ang asawa ni Benjamin Bagtas na nasawi matapos siyang ipitin na nakaaway na kapwa truck driver at makaladkad sa gitna ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ang daming paraan para uiwasan yung asawa ko, pero bakit kinabig niya pa yung manipela niya papunta sa truck ng asawa ko? Nakuna ng CCTV na tumigil ang close van na minamaneho ni Bagtas. Bumaba siya sa sasakyan, sabay dating ng trailer truck ng suspect. Pero imbis na dumiretso, ginit-git nito ang kaliwang harapang bahagi ng close van kung saan nakatayo si Bagtas. Iniwang nakahandusay ang biktima sa gitna ng kalsada ilang metro mula sa kanyang closed van. Ayon sa pahinante ng biktima, sa C3 na botas pa lang, nagkakagirian na ang dalawa hanggang sa magpang-abot dito sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Dito na umano kinat ng trailer truck ang sinasakyan nilang closed van. Nasagi yung side mirror namin, tapos dumiretso yung truck. Huminto yung driver ko. Hininto yung truck namin para kausapin sana yung trailer. Bigla siyang sinalpok. Hawak na ng Manila Police District ang suspect na nagtangkap ang tumakas. Pero nahabol din siya, nahuli siya ng dalawang responding police natin. Lumalabas sa investigasyon, ganun po ang na sinadya niya. Tumanggi nang magbigay ng detalye ang truck driver pero humingi siya ng tawad sa pamilya ni Bagtas. So, mapatawad po nila ako. Pinagsisisihan ko po yung nagawa kong sa disgrasya. Wala sa puso ko yung pagpapatawad ngayon. Yan yung mga taong hindi dapat humahawak ng manibela kasi demonyo sa kalsada. Nangako ng tulong pinansyal ang kinatawan ng trucking company habang naharap ang suspect sa kasong murder. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Mapapanood na simula bukas Sabado ang pansamantalang kapalit ng It's Showtime na It's Your Lucky Day. Kasama sina Luis Manzano, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at iba pang kapamilya stars. At live sa Quezon City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang paghahanda at ano ang aasahan ng ating mga kapamilya? Gretchen, puspusan ang rehearsals at finishing touches ng It's Your Lucky Day na i-ere simula bukas. Nakita nyo sa aking likuran na yan, nagre-rehearse na yung buong production team at yung mga artista, yung mga host, kapamilya stars na kasama sa show na ito. At 12 araw lang sila pero hindi tinipid ng production at ang host ang game show. At maswerte tayo ngayon dahil kasama natin ang isa o yung talagang pinaka-host nila dito sa It's Your Lucky Day.
Lucky Manzano Luis. Hi, Luis. Hi, MJ. Good evening sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood ng TV Patrol. Napakagandang gabi po sa ating lahat. Siguro konting kwento lang, Luis. No? Ano ba itong It's Your Lucky Day? Is this a game show? A noontime game show? It's a noontime game show. At bata pa lang ako, pinaghahandaan ko na to. 20 years na namin pinag-isipan itong show na to. At eto, binigyan kami ng 12 days. Wow! para ma-execute yung programa. Pero eto po, we all know that a few things had to happen. Right. Diba? So at least, kumbaga, kami din ng ABS-CBN na gumawa ng paraan na yung 12 days na yun, tuloy-tuloy sa pagbibigay saya sa napakaraming kapamilya, kapuso, ka A to Z, lahat-lahat. Right. Ano yung mga segments na aabangan namin bukas? May parang quiz bee type, meron parang mga pachinko type, and basta kumbaga dito gamitan ng swerte talaga at lino. At yun ang gusto natin, na yung mga nasa bahay nag-e-enjoy, at meron din tayo mga naglalaro sa mga location din. So ang gusto natin lahat talaga ay swertehin sa aming munting game show. That's right. At kamusta yung chemistry ng lahat ng mga hosts? No dry run pa lang na nangyayari ngayon, tawang-tawa. Kaya nagpalit ako kanina, hindi ito yung suot ko kanina. Iba yung suot ko dahil tawang-tawa kami. And I guess in terms of chemistry, we're off to a good start. Napakarami sa kanila ang ngayon ko lang nakasama in terms of hosting, lalong-lalong na gantong format. Pero kumbaga na-enjoy ko naman lahat. And I think by tomorrow, ready na kami magpasaya din. At sino mga kasama natin? We have Robbie. Yes, we have Robbie, we have Melai, we have Shaina. Unfortunately, we have Negi and Long din. And then, tapos Jenica, kasama din natin si Petit, si Divine Tetay, si Francine. Makakasama din natin si Seth, si Andrea. At basta kumbaga, samod sa rin na talagang pinaghalo-halo kami para kayo ang swertehin. Yun. At mapanood natin to simula tomorrow. Yes, tomorrow na po yan. Tapos everyday for the next 12 days po. That's right. Sa Kapamilya Channel, sa GTV, at sa ABS-CBN. Yes. Kapamilya Online Live. Congratulations ngayon pa lang, Luis. Thank you, MJ. Thank you very much. At maraming salamat sa lahat naman nagsisend sa akin ng nagko-congratulations sa social media, sa doon sa mga sobrang excited lang. At I'm sure sobrang excited din ang madlang people sa pagbabalik ng showtime. Kumbaga, ang lambing namin, konting pikit lang yan. Mamimiss nyo. Yung mga namimiss nyo from showtime, makakasama nyo rin agad-agad. Ayan. Alright, thank you, Luis. At yan ang latest mula dito sa studio ng It's Your Lucky Day. Balik sa'yo, Gretchen. Good luck sa It's Your Lucky Day at maraming salamat, Luis and MJ Felipe. At sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang menor de edad na sa pilitan ng malong pinagtatrabaho at sinasailalim pa sa military training sa Socorro Binance Services, tukoy na ng otoridad. Patrol box sa diesel at kerosene na mumurong masundan. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Isinugod sa ospital ang nasa halos 60 estudyante sa tatlong bayan ng Batangas matapos makaranas ng panic attack dahil sa magnitude 5 na lindol kaninang umaga. At live mula San Luis, Batangas, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, kamusta na ang mga estudyante? Karen, sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ang mga estudyante at nakalabas na rin sila ng mga ospital matapos na makaranas ng panic attack dahil sa matinding takot ng yumanig kanina dito sa Batangas dahil sa magnitude 5 na lindol. Mabilis na naglabasan ng gusali ang mga empleyado ng Calacas City Hall nang maramdaman ang pagyanig bandang alas 8:24 Biyernes ng umaga. Dumiretso sila sa ligtas na lugar gaya ng mga kalsada at parking area. Marami sa kanila natakot sa lakas ng lindol na naitala ng V-box sa magnitude 5. Nasa 14 na kilometro lamang ang sukat ng lalim ng lindol kaya malakas ang pagyanig na naramdaman. Epicenter ng lindol ang Calacas City sa Batangas. Lago ba na ito, sir? Biglang-bigla lang lumindol na ganong kalakas. Magnitude 5 is not a very strong earthquake but since it's very close to us, this was felt highest in Batangas City at intensity 5, Calaca and Lemery, Batangas. Sabi ni Mayor Sopronio Nas Ona, bagamat may mga natakot, malaking tulong ang earthquake drill para hindi magpanik ang mga empleyado habang lumalabas ng gusali. Maging sa LGU man at mga paaralan at mga pribadong kumpanya, sinunod nila yung ating earthquake drill at sila'y lumabas ng maayos, kalmado, nasa tamang mga posisyon. Agad na sinuspindi ang mga klase sa lahat ng eskwelahan sa Batangas. Bagamat natakot din ang ilang teacher,
nanaig ang kapakanan ng mga estudyante. Ako lang nalaman po ay tumakbo kami ng walang sapin sa paa. Pero okay naman na overcome naman namin dahil inisip din namin yung mga bata. Kami naman po ay laging nagdi-drill about sa earthquake. So yung mga bata po namin, alam po nila yung gagawin nila. Sa pagsusuri ng City Engineering Office, nagkaroon ng maliliit na bitak ang ilang gusali sa tatlong paaralan. Hindi naman siya alarming na guguho or okay. Hindi naman siya para maging unusable yung building. Pero sa bayan ng San Luis, 22 junior at senior high school students ng St. Blaise Community Academy ang isinugod sa ospital. Nahirapan umano silang huminga at sunod-sunod na nahimatay dahil sa takot sa lindol. Nang makita ng mga estudyante na mga inimatay, ang iba ay siguro natakot sila. Then nung dumating nga yung response team namin, ay doon nila naranasan na ano, parang nagkaroon nga sila ng psychological effect. Ganun din ang nangyari sa 33 estudyante ng Luksuhin National High School sa bayan ng Kalatagan. Ayon sa Kalatagan MDRRMO, nagkaroon ng panic attack ang mga estudyante kaya nahirapang huminga at nawala ng malay. Sa bayan ng Lemery, 2 estudyante rin ang nakaranas ng panic attack. Ayon sa FIBOX, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Bataan, Cavite, Quezon, Marinduque at Mindoro. May option up in both sides, so may Batangas Bay. Isa dito yung Bumalaw. Nakapagtala po kami ng 38 aftershocks as of 1 p.m. Mm-hmm. And yung magnitude range, the range sa 1.6 to 2.6 magnitude. Hindi naman po masyadong malakas, wala po nakaramdam. Sandali namang naantala ang panayam ng programang Head Start sa ANC sa ambasador ng Palestine dahil sa lindol. Makikita ang malakas na paggalaw ng kamera ng anchor na si Karen Davila. We have an earthquake. I know, I'm feeling the earthquake. Okay, let's pause a bit. Are you feeling it in the office, Mr. Ambassador? Yes, I am. It's okay. Yeah, same here. This is why the laptop is moving. Sa kabila nito, natapos pa rin ang panayam. Karen, ayon sa Batangas PDRRMO, ay wala namang naitalang anumang malaking pinsala ang lindol dito sa probinsya. At sinabi naman ng FIBOX na itong nangyaring lindol kanina ay walang kinalaman sa aktibidad ng Taal Volcano na patuloy na naglalabas ng mapanganib na asupre at ang Taal Volcano ay nananatili pa rin nasa Alert Level 1. Karen. Maraming salamat, Dennis Datu. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang ilang menor de edad na nakitang sa pilitan umanong pinagtatrabaho at isinasailalim sa military training. Sa mga video sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Live at exclusive mula sa loob mismo ng komunidad ng SBSI sa Surigao del Norte, nagpapatrol si Nico Bauer. Nico, natukoy ba ng NBI kung saan dyan sa SBSI kinunan ang mga naturang video? Oo, Bernadette. May mga gumawa kasi ng salaysay at sinumbong ito sa NBI na sila mismo yung mga nakita o nakunan sa mga naturang video. Isinumite na ng NBI sa Department of Justice ang video na ito ng sapilitang kasalan umano ng mga menor de edad sa komunidad ng SBSI. Ayon sa kumuha ng video, kasama ang kanyang kaanak sa mga pinilit maikasal. Natukoy rin ng NBI ang ilan sa mga sumailalim sa umano'y military training sa video sa loob din umano ng komunidad nila. Pwersahang training umano ito ng sinasabing private army. Pero ayon sa SBSI, pagsasanay lang para sa sinulog ang kanilang ginagawa. I doubt it kasi I have been to several sinulog occasions. No? In fact, taga ron ako sa Cebu. So baka mahirap paniwalaan na ito ay part ng kanilang sinulog dance. Sa isa namang video, kita ang ilang batang naguhukay ng buhangin at bato. We were able to duly verify its credibility and ascertain dito sa pangyayari nito at may nag-execute ng isang statement dito kung saan pinapatotohanan niya
na ito ay nangyari doon sa quadrangle inside the sitio Kapihan at that time. In fact, in-identify niya pa yung isang minor child na nandun, no, doon sa video. Nagbigay rin ang salaysay ang isa sa mga biktima na pinagtrabaho sila para sa mga tinatayong pasilidad sa SBSI. I believe these new revelations will strongly bolster our case against the personalities involved, no? Kasi pinatibay nito yung pagpapatunay na itong mga allegation na to, child labor, child marriage, at yung mga training nila ay totoo at nangyari at naganap. Tumagi naman magbigay ng pahayag ang OIC ng SBSI tungkol sa mga video. No comment po yan, sir. No comment po ako. Hindi ko po napanood. Hindi, walang pinipilit sa amin dito. Kusa naman kaming matrabaho. Pero handa raw silang sagutin ang mga tanong bukas, Sabado, sa pagdating ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasana dito, malaman naman ni Senator Bato kung ano ang panig namin. Yung binabato sa amin ay parang kaming lahat ay dito ay mga masasama. Wala na kaming magawa kundi ang gusto namin. Gusto na namin bumisita at malaman niyo ano kami dito, ang buong katotohanan. Plano rin ni Senator De La Rosa na puntahan ng umano'y mass grave sa komunidad, pati na ang ilang pasilidad dito. Titingnan natin yung location at saka yung mag-interview tayo doon kung anong mga sino-sino mga pinaglilibing doon at yung mga circumstances surrounding these graves, no? Pag-aralan natin if it requires further action. Nakatakda namang humarap sina Senyor Aguila sa DOJ sa October 20 at sagutin ang mga alegasyon kasama na ang mga isinumiting video. Bernadette, sa likod natin ay yung bahay mismo ni Senyor Aguila, pero hindi pa tayo sigurado kung kasama ba ito sa mga i-inspeksyonin ni Senador Bato bukas ng umaga. Katabi naman ito ay yung pinaka-main hall ng SBSI. At sa gilid naman natin ay itong recording studio ng organisasyon kung saan ginagamit nila ito para gumawa ng mga station ID at mga music video. At sa harap naman ito ay nagtayo na ng isang police desk ang Socorro PNP. At ayon sa mga police na ito na naka-duty na dito ng 2 linggo mula nung buksan itong SBSI, ay naging peaceful naman daw ang kanilang pagbabantay dito. At sa katunayan nga daw, nung binuksan na rin yung gate dito, malaya raw na nakakapasok at labas ang mga tao rito. Bernadette? Maraming salamat, Nico Bawa. Namumurong masundan ang rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, sinabihan naman ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na siguruhin maghanap ng mas murang supply ng kuryente para hindi na maulit ang pagsipa ng presyo ngayong Oktubre. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Habang papalapit ang weekend, abang na si Francis sa magiging galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Most of the time, pagka nag-rollback ng malaki, sunod-sunod naman ang taas. Sa ngayon, basta praying po kami na magbaba na ng tuloy-tuloy. Pero mukhang madidismaya si Francis at lahat ng mga motoristang nagpapakarga ng gasolina dahil may namumurong dagdag presyo sa gasolina next week. Pero good news naman sa mga gumagamit ng diesel dahil inaasahan ang rollback ulit sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa unang 4 na araw ng trading sa international market, mahigit piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene para ang gasolina na sa 38 centavos na ang taas. Wala umanong gaanong epekto ang giyera sa Gaza sa presyo ng langis, maliban na lang kung makisali ang mga kalapit bansa na may kontrol sa langis. Napakababa ho ang possibility na magkaroon ho ng supply disruption. Unang-una, hindi naman sila directly engaged in a military conflict with Israel. Samantala, sinabihan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na siguruhing ang pinakamurang opsyon ang gawin para maiwasan ang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. 42 centavos per kilowatt hour ang taas ng Meralco sa October billing dahil sa pupugak-pugak na supply ng malampaya natural gas. Gumamit kasi ng mas mahal na fuel ang 2 malalaking planta kaya lumobo ang bayarin ng consumer.
Hindi ba pwedeng tingnan yung ibang options ng Meralco dun sa mga ibang kakontrata niya? Pwede ba niyang pataasin yung kuha niya dun ng kuryente dun sa mas murang mga planta? Pwede bang taasan niya ng konti yung kuha niya sa WESM pag mababa yung presyo sa WESM? So ito ay panawagan siguro sa Meralco on behalf of the consumers na baka pwedeng tingnan ulit yung optimal mix. Sagot ng Meralco, ginawa na nila ang pinakamagaan para sa consumer. Kung hindi o mano gumana ang mga planta dahil walang fuel, mababawasan ang supply ng kuryente sa Luzon na magpapataas lalo sa presyo sa spot market. Pwedeng tight na yung supply sa grid. So kung hindi natin patatakbuhin yung first gas on condensate, pwede tayo magkaroon ng yellow or even red alerts. Dahil there are very large part that supplies the grid, 1,500 megawatts. Kung mabawasan ang capacity sa grid, merong malakas ng pressure naman na tumaas yung spot market prices. Delayed pa rin kasi ang pasilidad na puproseso sana sa imported na liquefied natural gas para pwedeng pansalo kapag biglang mawawala ng supply ang Malampaya. Kahit anong gawin ng Department of Energy, kung mismong yung mga delay ay pwede naman sanang maiwasan, dapat talagang nare-respondihan na ng mga companies natin. Hanggang 2027 na lang ang natitirang supply ng Malampaya, pero ngayon pa lang bumababa na ang pressure kaya kinukulang na ang natural gas ng bansa. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ilang araw nang matindi ang init ng araw. Yan ba'y nangangahulugan na tag-init na o makakaranas pa rin tayo mga pag-ulan lalo na ngayong weekend? Kabayan, actually kakatapos lang ng panahon ng habagat season o mga tag-ulan, kaya asahan po na unti-unti ang transition sa ating amihan season. Sa mga susunod na oras naman po ay inaasang makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area dito sa West Philippine Sea. Huli po itong namataan kaninang hapon, 400 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City. Bukod dito, walang ibang samang panahong makakaapekto sa bansa ngayong weekend. Magiging maaraw at mainit pa po sa maraming lugar hanggang tanghali, pero may mga aasahan pang pag-ulan lalo po sa hapon at gabi. Kaya kapamilya, maging listo pa rin dahil posible pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company ngayong weekend sa Mindanao, umaga pa lamang ng Sabado, maulan na sa maraming bahagi. Mababawasan ito sa tanghali pero maulan pa sa Zamboanga Peninsula. Hapon hanggang gabi may mga aasahang ulan muli sa Caraga, ilang bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao. Sa Linggo, maulan na sa umaga sa Sulu Archipelago at mula po tanghali maulan na rin po sa ibang bahagi pa ng Mindanao. Hapon hanggang gabi may mga malalakas na ulan sa may Agusan del Sur at Bukidnon at mas maulan pa sa Sulu Archipelago sa gabi. Sa Visayas, Sabado po ng tanghali hanggang hapon, uulan sa halos buong Kabisayaan. At pagsapit ng gabi sa may Leyte provinces at sa Bohol, may aasahan pang mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan hanggang Linggo ng madaling araw. Pagsapit naman ng Linggo ng tanghali, uulan muli sa halos buong Visayas. Bandang hapon, maulan pa sa Negros at sa Panay, lalo po sa probinsya ng Antique. At sa gabi, maulan pa dito sa Bohol, Cebu at Negros Island. Sa Palawan, bukas, bago magtanghali hanggang hapon, maulan sa buong probinsya. At sa Linggo, halos buong araw makakaranas ng mga hanggang malalakas na pag-ulan ang buong Palawan. Sa Luzon, Sabado ng umaga hanggang tanghali po, malalakas ang ulan sa Camarines Provinces at meron ding ulan sa ibang bahagi pa ng Bicol Region, sa Calabarzon, Mindoro at sa Marinduque. May ulan na rin po sa ilang lugar sa Northern Luzon sa hapon hanggang gabi, pero wala ng ulan sa may Bicol. Sa Linggo, maaraw sa umaga pero may kaunting ulan sa tanghali dito po sa may bahagi ng Bicol at Mindoro. Magpapatuloy pa hanggang hapon ang ulan sa Mindoro at sa gabi may mga pag-ulan pa sa Laguna, Southern Quezon, Batangas at Marinduque. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw po at mainit hanggang bago magtanghali. Agahan po ang paglaba dahil sa hapon po makakaranas ng mga thunderstorms. Mas mataas ang tsansa sa araw ng Sabado. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
At susunod, diwa ng bayanihan, ipinakita ng mga Pinoy sa gitna ng kaguluhan sa Israel. At mahigit 25 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa NAIA Terminal 3. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Takot ang nararamdaman ng ilang Pinoy sa Israel dahil sa patuloy na pambobomba sa lugar. Sa kabila naman ng pangamba, buhay pa rin ang bayanihan sa puso ng mga Pinoy doon. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Umaga man o hating gabi, walang pinipiling oras ang putukan at pambobomba sa Israel matapos ang sorpresang pag-atake rito ng militanteng grupong Hamas. Kita sa kuha ni Bayan Patroller Batsheva Haas mula sa kanilang condominium malapit sa Gaza ang sunod-sunod na putok ng rocket missiles sa madilim na kalangitan. Kaya kahit may mga pansamantalang katahimikan sa lugar nila tulad kahapon, mistulang ghost town pa rin ang mga kalsada sa takot ng mga taong lumabas kahit tanghali. Pinauuwi na ng mga kamag-anak sa Pilipinas si Batsheva na 22 taon na sa Israel. Pero pinili niyang manatili dito kasama ang asawang ipinanganak at lumaki sa Israel. May takot, pangamba. Pag uwi mo dito sa bahay, wala ka talagang ganang kumain. Kasi pag na maririnig mo habang nagluluto ka, may sirena na darating. Kahit sa gabi, tinitingnan ko yung dagat. Sabi ko, baka may sumalta na alam mo na yung mga Hamas. Pag nakikita kong walang pulis, hindi na ako natutulog. Tinitingnan ko para din ako security. Israeli rin ang napangasawa ng pinay na si Amy Afable. Hindi niya mapigilang maluha sa kasalukuyang sitwasyon sa Israel na higit 4 na dekada niyang naging tahanan. Aminado siyang kahit malayo sa kaguluhan ng kanilang lugar, lagi pa rin siyang kabado lalo't tuwing tutunog ang sirena. Once na nag-alarm o nag-siren, talagang tatakbo ka sa shelter. Okay, talaga nakakatrauma yan kasi sa gabi hindi ka talaga makakatulog. Baka bigla na lang bombahin ka, bigla na lang makapasok dito. Talaga nag-iingat kami dito lahat. Sa kabila nito, nang mabalitaang may sugatang Pinoy caregiver na dinala sa ospital malapit sa kanila, agad niyang binisita ang lalaki at nag-abot ng tulong. Nagpuputo ka na. Kwento ng lalaki sa video na kuha ni Amy, nang marinig niyang palapit na sa bahay ng kanyang employer ang putukan, inaya niya itong tumakas, pero tumanggi. Sa pilitang pinasok ng Hamas ang kanilang bahay, kaya nagtago siya sa shelter. Sa shelter, pabalik-balik ako, tinitignan ko sa mga alaga ko, baka may ligaw na bala. Hanggang sa may sinisira na binabuksan na ang harapan ng bahay namin, nakalakot. Sinisira na nila. Ang ginawa ko, takbo na ako, hindi ko na makuha yung alaga ko. Kasi hawak-hawak niya yung pintuan, yung knob, dun binaril ng IDF yung nab ng ano para mabuksan nila. So unlucky, tinamaan siya dito sa shoulder. Ayon kay Amy na nagtatrabaho sa isang agency ng caregivers, maraming Pinoy pa rin sa sentro ng Israel ang pinipiling manatili doon. Ang hiling nila sa mga kababayan at kapamilya, dasal para matigil na ang gulo. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Naiuwi na ang labi ng pinaslang na Pinay domestic helper na si Marjorette Garcia mula Saudi Arabia. Sinasabing pinatay si Garcia ng kanyang kasama sa trabaho na isang Afrikan noong September 16. Ayon kay OWA Chief Arnel Ignacio, pinagsilosan ang biktima ng suspect dahil naging malapit naman siya sa kanilang amo. Nakakulong na ngayon ang suspect habang humaharap sa paglilitis. Ibabiyahe naman ang labi ni Garcia sa kanyang tahanan sa San Jacinto, Pangasinan. Ano, mahal na mahal siya ng kanyang amo eh. Binagdagan siya ng isa pang kasama para nga gumaang yung kanyang trabaho. Nagpositibo sa ipinagbabawal na substance si Justin Brownlee ng Gilas, Pilipinas. Ang tanong ng marami, babawiin ba ang gintong medalyang napanalunan ng Gilas sa Asian Games? Nagpapatrol, Diane Castillejo.
Nananatili sa Gilas Men's National Basketball Team ang gold medal ng Asian Games. Ito ang tiniyak ni Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino matapos magpositibo ang naturalized player ng Pilipinas na si Justin Brownlee sa carboxy-THC, isang substance na tulad ng cannabis na kasama sa listahan ng prohibited substances ng World Anti-Doping Agency. Mananatili sa atin ang gold. We're still the gold in basketball Asian Games. Why? Under the ADR, the anti-doping rule, there's a section there, 11.2 something. Pag team event, dapat more than two players ang positive before they decide na kung strip of a medal or gold or whatever medals. The only one, siya lang, they cannot strip. Ayon kay Tolentino, sa pakikipag-usap niya sa samahang basketball ng Pilipinas, posibleng may kinalaman ito sa medication ni Brownlee na kinailangan niya para gamutin ang injury niya bago ang Asian Games. Brownlee is under medication sa US. He was injured, so he's under medication. So okay. I don't know, baka dun sa medication na yun, merong na sa US, alam mo naman, that's legal, merong na recommend yung doctor na prescribe, no, yung doctor na to take that na merong konting THC. Isa sa ilalim din ng International Testing Agency sa analysis ang sample B ni Brownlee. Kung positibo pa rin ito, pwede siyang masuspindi sa mga FIBA sanctioned tournaments. The ITA will set the date for that opening of sample B after October 19. After that, if it's still positive, then they will impose the 2-year suspension for Brownlee, and that is also the time if we will protest or appeal sa CAS, sa kanila, sa OCA, then everything will, that's the procedure. Pag-uusapan ni Tolentino at ng SBP ang mga susunod na hakbang depende sa magiging resulta ng test sa sample B ni Brownlee. Samantala, all out din ang preparasyon ng mga Pinoy athletes para sa Paris 2024 Olympics. Sa ngayon, apat pa lang ang atletang Pinoy na nag-qualify na. Si Carlos Yulo at Alia Finnegan sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault at Yumir Marshall sa boxing. May planong training venue ang POC sa France para sa kanila para mag-acclimatize sa mga atleta at maging komportable hanggang sa Olympics. We signed already a contract for that in Metz, the city of Metz. That's 2 hours, 1 hour and a half by train okay. from Paris. So it's really, really complete, no? Swerte tayo nakakuha na rin. Target ng Pilipinas na mahigitan ng isang gintong medalyang nakuha ni Heidelin Diaz noong 2020 Tokyo Games. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Isang bagong smartwatch ang inilunsad ng isang global tech brand na hindi lang swak sa porma, kundi magagamit rin sa pagbabantay ng datos pagdating sa ating kalusugan. Etong pagpapatrol ni Migs Bustos. Naghahanap ka ba ng bagong relo? Ibinhi na ng isang global tech brand ang relo na mukhang typical sa unang tingin, pero magagamit pa pala sa iba pang bagay. Inilunsad ng isang global tech brand ang kanilang pinakabagong smartwatch, ang Watch GT4. Swak ito, anumang lifestyle ang meron kayo. Magagamit sa pang-araw-araw, pang-porma man o pang-exercise. Merong 46mm at 41mm na pagpipilian. Tulad ng Swiss-made watches, may iba-iba itong design. May octagonal at pendant-like. May iba-iba pang strap tulad ng black rubber, white and brown leather, green eco-friendly strap, at stainless steel. Always on display rin ang screen nito. Hindi nga lang ito basta relo dahil nakatutulong din ang watch na ito sa iba mo pang pangangailangan. May health and sports tracking features ito. Pwede mong mamonitor ang heart rate mo. May heart rate sensor at may sleep breathing awareness din. Meron ding 200 free courses na magagamit mo sa pag-workout. At kahit super active ng lifestyle mo, tatagal ang battery life ng GT4 ng hanggang 14 days.
our variables to the specified, which means we have been innovating our variable to be able to provide Filipinos access more stylish, healthy, and smart lifestyle. With Watch GT4, consumers can enjoy a stylish watch and can also help them to improve their lifestyle with different health management and smart features to achieve an elevated life. It's a very versatile watch. I love it because I can use it in my daily activities and even formal events like this. It's so reliable. The battery life on this one is fantastic. Usually for devices or like things like this, it normally depends on user habits, but in my experience with this watch, it just goes on and on and on and on for days without charging it. It's incredible. I love it. It's like a buddy on my wrist. At para sa mga laging on the go, magagamit din ang smartwatch na ito sa tawag at text. Dahil naglalabas ito ng audio call at message notifications kung saan pwede ka na rin mag-reply agad. Kaya hindi mo na kailangan dalhin yung phone mo kung saan-saan. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang latang uso at bago. Susunod, Department of Science and Technology kinumpirmang nakaranas din ng data breach. At ilang barangay, walang kandidato para sa ilang posisyon sa darating na barangay at SK elections. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kinumpirma ng Department of Science and Technology na nakaranas din sila ng data breach na nangyari naman noong pang-Agosto. Aminado naman ang DICT na hindi nila ito kaagad na naharap dahil tutok sila sa iba pang insidente ng hacking at kulang din sila sa tao. Nagpa-patrol Jackie Pascual. Nakaranas din ng data breach ang One Expert Portal ng Department of Science and Technology na nag-alaman ng contact information ng mga eksperto at ilang users nito. Kinumpirma ito ng ahensya matapos i-report ng ilang cybersecurity experts na kumalat ang data mula sa DOST portal kasama ng impormasyon na galing naman sa Philippine Statistics Authority. Sabi ng DOST, nangyari ito noong Agosto at naayos na rin ang website. Wala rin umanong sensitibong personal information ang nakompromiso. Every agency should be wary of its security. So it's a standard for all agencies to really make sure that their ICT systems are really safe. Inamin ni USEC Jeffrey D. na nai-report sa kanilang insidente pero mas tutok sila sa hacking ng PhilHealth at PSA dahil bukod sa mas mahalaga ang mga data doon, kulang rin sila ng mga tauhan. Meron kaming pinaprocess na more than 3,000 events already from January to now. Unfortunately, we're less than 30 people. So ang ginagawa niyan, namimili talaga kami ng cases and issues. Tinitingnan naman ng DICT ang bawat anggulo kasama na ang inside job. With the PSA, our suspect is somewhat local and somewhat amateurish pa yung sa PSA. Every angle that we can come up with, we would look into, including the angle if it was an inside job. Para sa data tech analyst na si Dominic Ligot, maaaring may aksidenteng na-click ang isang empleyado kaya nakapasok ang hacker sa system ng ahensya. Potentially, nagkaroon din ng vulnerability from the employees themselves. Di ba may lumalabas nga na tanong, baka inside job? That's always a possibility. Payo naman ni Senator Win Gatchalian, dapat maging mas agresibo ang pamahalaan pagdating sa cybersecurity. Ang kinakatakutan ko yung mga critical infrastructure natin. Tulad ng mga national grid, yung transmission lines natin, yung airport, mga bangko. Tingin ko baka mas mayroon pang mas malubhang gagawin itong mga hackers na ito. Naaalarma rin si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa sunod-sunod na insidente ng hacking. Ito'y panawagan din sa ating mga sa mga kinaukulan. Malaki ang gastos dito kailangan. Hindi lang sa platforms, kundi sa pag-training ng ating mga tao.
It's unfortunate na kailangan mangyari na yung kaliwat ka ng mga pag-atake to make us realize how important that we set up a system to prevent these kinds of attack from happening. Suportado naman ng ilang mambabatas ang pagpapanatili ng confidential funds ng DICT. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Sa pinakahuli pong pahayag ng PSA, sinabi nilang ginagawa nila ang lahat upang hindi na kumalat pa ang mga datos na nahack mula sa kanilang community-based monitoring system. Ito sa tulong na rin ng iba pang ahensya na iniimbestigahan ang insidente. Ayon pa sa PSA, hindi apektado ng data breach ang mahigit 100 pa nila mga census at survey. Nauna na nilang sinabi na hindi rin apektado ang mga sistema nila na may kinalaman sa national ID at birth, marriage at death certificates. Sa ibang balita naman, mahigit sa 1.4 million ang kandidato na tatakbo sa iba't ibang posisyon sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Pero may mga lugar na walang kandidato sa ilang posisyon o kaya'y tumatakbo na walang kalaban. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Nag-aalala ang ilang taga-barangay St. Ignatius sa Quezon City dahil walang tumatakbo sa kanilang lugar para maging chairman at kagawad ng sanggunian kabataan. Tanong ng 20 taong gulang na si Eloiza, paano na ang mga proyekto para sa kanilang kabataan? It's best to have a representative so that the youth has a say in issues as well, and that because the youth always has something new to bring to the table naman. Ayon sa Commission on Elections, 8 barangay sa buong bansa ang walang tumatakbong barangay chairman, 124 ang walang kandidato para sa SK chair, habang 543 na barangay ang walang kumakandidatong SK member. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, nangyari na ito noong 2018 barangay elections. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit walang nag-file ng Certificates of Candidacy. Siguro nga dahil naiiksian sila sa termino ng mga mananalong barangay and SK officials. Hanggang December 2025 lang maninilbihan ang mga mananalo. Mas maiksi sa nakatakdang 3 taong termino ng mga opisyal ng barangay base sa kautusan ng Korte Suprema. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government na may proseso para hindi mabakante ang mga posisyon. Sa ilalim ng Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, idaraos ang special elections kapag walang tumakbo sa halalan. Kung SK chairman lang ang wala, succession ang ipatutupad. Ibig sabihin, ang SK member na may pinakamaraming boto ang uupo sa naturang pwesto. Kung hindi siya pwede, ang ikalawang pinakamaraming boto ang hahalili. Dahil magkakabakante sa mga SK kagawad, magpapatawag ng Katipunan ng Kabataan Assembly na magre-rekomenda sa ipapalit. Kailangan pasok sa mga kwalifikasyon ang bagong miyembro at aprobado ng DILG. Nakasaad naman sa Local Government Code na kung walang barangay chairman, ang sangguniang barangay member na may pinakamaraming boto ang uupong punong barangay. Dahil dito magkakaroon ka ng vacancy sa mga sangguniang barangay, no? So the 7th seat shall be filled doon sa appointment ng city or municipal mayor upon the recommendation of the sangguniang barangay. Kailangan din itong aprobahan ng DILG. Kung walang tumatakbo sa lahat ng posisyon, magkakaroon ng special elections. Ang susi kasi rito, huwag mahinto ang function ng barangay. Dapat dire-diretso ang delivery ng basic services. Bukod sa mga barangay kung saan walang tumatakbo sa ilang posisyon, may mga barangay rin na unopposed ang kandidato o walang kalaban. Gaya pa rin dito sa barangay St. Ignatius. Sa posisyon ng barangay chairman halimbawa, mahigit 7,000 ang mga barangay sa buong bansa na isa lang ang tumatakbo. Siguro na-settle na at wala na yung clan wars and therefore nagkaisa na lang sila na iisa na lang ang patatakbo. Siguro kontento sila doon sa pamamahala ng incumbent. Sa ganitong sitwasyon, isang boto lang ang kailangan para manalo. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Inanunsyo ng transport group na manibela na magsasagawa sila ng indefinite transport strike o tigil pasada simula sa Lunes, October 16. Ayon sa grupo, dire-diretso ang kanilang tigil pasada at protesta
hangga't hindi pinakikinggan ng pamahalaan ang kanilang panawagang suspindihin ang pagpapatupad ng jeepney modernization program at hindi palalawigin ang visa ng kanilang mga prangkisa. Makikiisa umano sa kanilang tigil pasada ang mga tsuper ng mga jeepney na dumadaan sa nasa 600 ruta sa Metro Manila. So yung tigil pasada po, dire-diretso po ito kung hanggang saan abutin yung aming sikmura ng gutom. Depende po doon sa mapag-uusapan namin ulit bukas. Dahil po bukas, yung malaking pagpupulong po ulit namin. Pinulong naman ng Metro Manila Development Authority ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan para talakayin ang contingency plan sa ikinakasang tigil pasada. Ipinag-utos na rin ng MMDA General Manager na si Yusek Procopio Lipana ang single dispatch sa mga asset o sasakyan ng mga LGU hanggang sa mga barangay. Ipupuesto ito sa mga strategic areas para mabilis na magamit ng mga inaasahang maaapektuhan. Susunod, sanggol na tinangay sa isang ospital sa Davao City na sagip mula sa suspect. At ilang behind the scene sa Can't Buy Me Love, pinasilip ng dong bell. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Give It Patrol! Mahigit 25 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa isang Malaysian sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, Webes ng gabi. Depensa ng suspect, ipinadala lang ng isang kaibigan ang kanyang bit-bit na bagahe. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Pinigilan ng mga tauhan na NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, ang Malaysian national na ito, matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe ang kanyang bagahe sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, Huwebes ng gabi. Nasiyasati ng mga dalang gamit, nakita ang hinihinalang shabu na nakasilid sa loob ng maleta. Karoon ng 100% examination ng ating Bureau of Customs Examiner, no? At doon nga lumantad yung illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe, doon sa dalawang side. Aabot sa halos 4 kilo ang nasabat ng mga illegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 25.3 milyon pesos. Sa investigasyon, galing ng Madagascar ang dayuhan na dumaan sa Addis Ababa, Ethiopia bago nagtungo sa Pilipinas. Isa ang Addis Ababa sa mga lugar na binabantayan ng mga otoridad na nagbabagsak umano ng mga ilegal na droga sa bansa. In the past, no, we've arrested po several individuals po coming from this flight na hindi po nahulihan din po ng ilegal na droga. Medyo suspicious yung yung kanyang pattern ng travel na imbis na bumalik siya sa Malaysia, no. Dito siya pumunta sa Philippines. Depensa ng suspect, sinagot ng kanyang amo negosyante ang gasto sa kanyang bakasyon at inutusan lamang siya ng isang kaibigan na dalhin ang naturang bagahe sa bansa. Wala rin siyang ideya kung ano ang laman nito. I don't know this. Don't mind. If mine, I know, I will see. Yes, it's not mine. Mahaharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act ang suspect. Tiniyak naman ng mga otoridad ang mas pinaiti nilang pagbabantay laban sa pagpasok ng mga ilegal na droga sa bansa, lalo na sa papalapit na holiday season. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Inilabas na ng Office of the President ang listahan ng regular holidays at special non-working days sa 2024. Sa Proclamation No. 368 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi kabilang sa listahan ng mga holiday ang February 25, na araw ng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Sa isang pahayag, sinabi po ng Malacanang na bagamat nire-respeto ng palasyo ang paggunita dito, hindi na ito isinama sa listahan ng mga special non-working holidays dahil nataon ito sa araw ng Linggo. Samantala, kabilang naman sa special non-working days ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at Bisperas ng Bagong Taon. Idinagdag rin ang Chinese New Year, Sabado de Gloria
All Souls Day at Bisperas ng Pasko. Ang proklamasyon naman para sa Islamic holidays na Idil Fitir at Idil Adha ay ibabase naman sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Sa mga fans ng Dawn Bell, finally, the long wait is over dahil simula ngayong gabi, aarangkada na sa Netflix ang bago nilang seryeng Can't Buy Me Love. Samantala, nasa Cebu na sina Sara Jeronimo at Bamboo para sa kanilang concert. Nagpapatrol, MJ Felipe. Kasi pagkasama mo talaga si Bamboo, all out ka talaga. So medyo, Ngayong nakapagpahinga na ang popstar royalty, tuloy-tuloy na ulit ang concert tour nila Sara Jeronimo at Bamboo. Katunayan, ngayong Biyernes ng gabi, nasa Cebu ang OPM Icons. Sa October 29 naman ang rescheduled na Pampanga show nila. At sa November 24 sa Laguna, katatapos lang nila sa Davao at gaya ng binanggit ni Sara, all out ang naging performance nila ni Bamboo. Candidate number 6! Speaking of Davao, taga Davao del Sur ang kinoronahang bagong Miss Cosmo World Philippines 2023. Ang 27-year-old ex-flight attendant na si Elda Louise Aznar. Dati na rin siyang sumali sa Miss Earth Philippines 2021 at Binibining Pilipinas 2022. Sasabak si Aznar sa pageant sa Malaysia sa susunod na buwan. Get him! Feeling winner din ang buong team ng The Iron Heart dahil sa tagumpay ng action serye sa primetime. Ibang-iba to sa lahat ng Filipino teleseries na napanood natin sa ABS-CBN. I'm very, very proud to have been a part of that show. Huwebes, nagsimula ang two-part finale na kinunan pa sa Japan. At mamaya, ang pagtatapos at huling tapatan ni na Apollo at Eros, ang hashtag The Ultimate Ride pagkatapos ng Batang Quiapo. Ngayong gabi na rin ang pagsisimula ng Can't Buy Me Love sa Netflix. Pero bago yan, ipinasilip muna ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa programang Tao Po, kung paano sila magtrabaho sa set ng bagong primetime serye. Tao po! What's up, MJ? Hello! Kumakain pa kami. Hello! Welcome to our set of Can't Buy Me Love! Let's go! Tutok ang dalawa sa bawat eksena at masusing hinihimay ang mga linya katuwang ang direktor na si Cathy Garcia Sampan. Bukod sa eksklusibong pasilip sa set, ibinahagi rin nila ang naging journey sa karera, ilang bagay na personal sa kanilang buhay at hindi mawawala ang kilig. Mapapanood sina Donnie at Belle sa Tao Po ngayong Linggo, 6:15 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, YouTube channel ng ABS-CBN News at A to Z. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ang topic nyo, ano yon? Ang mga bakasyon. Yung mga holidays. 2024, pero ito hindi din. Hindi meron pa October. Yung October, ang ilan dami ba? One October week. October dahil may eleksyon. Oo. Okay. Kailan nga? Tapos kailan after October, may November 1. Yes. After November, no? November 2, kasama pa. Oo. Tapos Pasko. Ha? Pasko pa. Oo. Malayo na yun. Ang tagal na. May New Year pa. Eh, normal naman yun. Oo, hindi nga, ibig pero sabihin, nagkakasunod yun. Yung late October and November, napakaba. Yung binalita mo naman kanina. For 2024. Nag-re-ready na, nag-book ka na. Nag-book na. Yung mga promo na flight. Oo, na flight. Pero ikaw mag-book. Ang problema niya yung mga negosyante. Ito na. Kasi, hindi. Ang mga negosyante, bumabawi pa lang after nung, alam mo na, baon ng pandemic. O, tapos ang daming holiday. Eh, ang epekto niya sa mga negosyante. Pero tayo, walang holiday. Walang holiday. Pero magbubuk. Pero ito, nagbubuk na. Piece of fair. Piece of fair. Piece of fair. Eh, magdadala ka ng sarili mong upuan doon. Pero huwag natin kalimutan na. Bring your own seat. Hindi naman. May piso lang eh. Wait, huwag natin kalimutan, ang turismo din, negosyo yun. Kasi mas magastos yung mga tao. Pero kung turista ay kuripot, wala rin yun. Wala. O, may mga turista tayo, may baon. May mga baon pagdating dito. Ano
ba? Oo. Kaya ano na mag-bonding ang pamilya, hindi, importante mag-baon. Ang pamilya. Hindi, iba yun. Iba siya nasabi mo. Iba siya nasabi kong turista na may baon. Ano ba? Hindi bumili rin sa supermarket yun. Nakabuti okay. pa din. Mm. Oh, happy weekend o sa kabukas. Bagyo. Diyan-dyan lang. Diyan-dyan, ikaw. Sa bahay. Sa banyo. Bagyo, banyo, ikaw. Sa bales. At least may pupuntan ako. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ah, shoot pala ako. Oh, yun nga. Kalihutan kong bigla. Ako si Karen Davila. Oh, siya, si Karen Davila. Tapos, shoot, saan? Diyan lang. Kainis. 733 days na lang, Pasko na. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Tama yan, hamon, malapit na, Pasko. Ako po si Bernadette Zambrano. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po. Happy weekend, kabayan. Ingat po, enjoy your weekend at magandang gabi, bayan.